Kung meron kayong gatas at konting harina, tama-tama itong ating recipe. In 10 minutes, makakagawa na tayo ng another yummy dessert. In medium heat, tunawin natin ang butter. Then, ilagay natin dito ang harina. Bulsahin ito and cook for 2 minutes. Dahan-dahan dito ilagay ang gatas. Kung wala naman kayong ganitong gatas, pwede naman paghaluin ang evaporated milk at ang tubig. Ilalagay ko sa description box ang eksaktong ratio. Dito nga pala sa ang sarap grabe, nakagawa na tayo ng ube pudding at chocolate pudding. Makikita yung link sa description box. Stir this constantly para maiwasan manikit ang ating mixture sa bottom ng pan. Bring this to boil for 5 minutes. Then, ilagay na natin dito ang asukal at vanilla essence. Kapag nag-well combine na ang mga ingredients, ilagay na natin ito sa pan. Gumamit nga pala ako dito ng round pan na may sukat na 18 cm. Set this aside habang gumagawa tayo ng caramel toppings. Sa maliit na bowl, pagsamahin ang tubig at cornstarch. Set this aside. In a pan over medium heat, tinawin dito ang asukal. Kapag natunaw na ito, ilagay na natin ang tubig. Haluin hanggang sa mag-well blend na ito. Kapag nasa boiling point na ang ating caramel, ilagay na natin dito ang water and cornstarch mixture. Haluin ulit ito at pakuluan ng isang beses. Then, i-transfer natin ito directly sa ating pudding. First, let it rest at room temperature for 1 hour or hanggang sa lumamig lang ang ating dessert. At kapag ito ay nag-cool down na, ilagay na natin ito sa ref for minimum 2 hours or hanggang sa lumamig na ang ating dessert. Guys, this is a really must try new dessert recipe kasi para siya ala leche flan in a upside down way. Mas masarap siya, mas creamy at mas maganda siya talaga ihain all ages sa ating pamilya dahil wala tayo nilagay ng egg yolks, hindi mataas ang kanyang cholesterol na katulad ng leche flan. Super creamy guys, promise.